Welcome to my channel, it's Suzette23. I'm gonna do a reaction video of Raffy Tulfo. So, ang topic ay isang buwan na lang, ikakasal na sila, pero yung groom biglang nagbackout. So, hello guys to everyone to watching me. Thank you very much. Thank you sa mga subscribe and thank you for watching. Thank you very much. Just to remind you guys and everyone, this is our reaction video, so everyone is entitled to say their own opinion, their own points of view. So please disrespect each other or respect my opinion as well. So thank you sa mga good comments and thank you din sa mga basher. Thank you po. So please don't expect na I will upload any video or Raffy Tulfo. Is just a reaction video, my points of view on this topic. So I'll just give you the summary of the story. So si Mary Rose na OFW sa Taiwan, na pareho sila ng nag-OFW na itong boyfriend niya si Melvin, na 5 years na silang magkarelasyon as a boyfriend and girlfriend. So they are planning to getting married last December 23. So 1 month before, they're planning to, you know, process all the wedding preparation. So all of a sudden, the boyfriend nag-back out. Umuwi na siya ng Pilipinas, nag-back out siya without telling what's the reason. So anyway, si Mary Rose nagtataka bakit ganon, you know, na hindi niya pinagkahalagahan yung 5 years na pagsasama o a relationship. So naghihinayang si girl, si Mary Rose, na mapunta sa wala. So lagi niya tinatawagan si Melvin na ano, ayaw na daw sa kanya. So nag-decided si Mary Rose na humingi ng tulong kay Sir Raffy Tulfo in action. So yun, iyak na iyak si Mary Rose na ba't ganon nangyayari, na madami siyang nagastos din sa ano, sa wedding preparation. Even si Melvin meron din nagastos. So gusto niya makausap si Melvin, hindi niya makausap. Ang usap sila na pag umuwi daw si Mary Rose, kung susunduin siya, mahal pa rin siya ni Melvin. And hindi siya sundo, ibig sabihin na wala na pagmamahal. So anyway, to si Mary Rose, iyak ng iyak na bakit ganun. Nagulat siya bakit nag-back out si Melvin. Marami daw silang plano, nag-give up niya yung ano niya, yung career niya, na pumunta sa Canada, yung mga pangarap niya dahil kay Melvin, sa pagmamahal niya, na to the point na sinasabi ni Mary Rose na meron daw nangyari sa kanila, na 5 years na pinangako niya sa magulang ni Mary Rose na pananagutan siya. Ito naman si Melvin, hello, matagal na yun, diba? Ganyan naman talaga ang mga ano sa relasyon, pag may nangyari na, wala na, bye-bye na, kanya-kanya na. So anyway, ang ano ko lang doon na reaction ko doon na we need to keep respect to ourselves as well. Kailangan magtira din tayo kahit papano ng pagmamahal sa sarili natin, no? Love yourself. Kasi hindi natin hindi tayo makaka-move on kung ibibigay natin ng buong-buo yung pagmamahal. Kasi hindi natin alam kung deserve yung taong yun. Tapos masasaktan ka lang, tsaka mahirap makamove on. So kailangan magtira ka ng kahit papano ng pagmamahal sa sarili mo. Left something for you, self-respect or love yourself, diba? Para hindi ka ba na parang na ano sa sarili mo, na binigay mo lahat tapos kulang pa rin, diba? Yung ganun ng ano, yung sitwasyon sa mga babae na hirap tanggapin na
matagal kayo tapos ganun, parang walang forever. Ganun for me. So, ganun po sa mga nag-OFW, gulat si Mary Rose, pag-uwi lang sa Pilipinas, biglang nagbago yung isip. Sabi naman ni Melvin na ayaw na niya kasi daw dinanong siya ni Raffy Tulfo, bakit ayaw mo na, anong rason, may third party ba? Wala daw siyang babae kahit nasa Taiwan sila. I wish na meron daw siyang babae sa Taiwan kasi lagi daw sila nag-aaway. Tapos lagi nag-aamudi daw si Mary Rose. Minsan lately nag-aaway sila mostly sa pera kasi doon sa preparation ng wedding. And then na part 2 naman, pumayag si Melvin na mag face to face kay Mary Rose sa Raffy Tulfo in action. So yun, sinabi niya yung ano niya, yung side niya na marami silang argument about that, tapos yung mga magulang sa parents, sa pamilya, sa mga comments sa mga Facebook na biniblame o sinisisi ni Melvin si Mary Rose na in-upload niya yung video na yon o yung topic na yon. So maraming nagko-comment sa kanya. So kinampihan naman ni Raffy Tulfo si Mary Rose na hindi niya kasalanan yon kasi mostly mga comment doon is mga negative against kay Mary Rose na kailangan mag-move on na siya. Alam mo, lalaki lang yan, 'di ba? Maraming mga lalaki diyan, hindi man siya kagwapuha. Tapos meron pa nag-comment na baka bading daw siya si Melvin. So, Raffy Tulfo nag-comment na bading ba siya? O nagtanong, sabi niya, hindi daw siya bading. So, yun, nag-away-away sila, nagkatatalo-talo. Tapos sabi ni Raffy Tulfo na meron ba silang time na magkakasundo o magkakabalikan? Sabi ni Mary Rose, wala nang chance kasi pinakita ni Melvin from the start na talagang wala siyang diba, wala siyang kamor-amor talagang. Yung kahit nagkikusap na si Mary Rose, matigas pa rin ang loob ni Melvin. So, yun. So, ayun na, kaanuhan na nagkausapan na magkano binarit sa wedding. So, yung part 3, na sila, nag-usap sila, nandun yung mga magulang na kasundo na ibabalik yung pera na nagastos. So, nagkasundo na sila na magbalik ng 49,000 na kukunin ni Mary Rose. At ang kapalit nun nung ibalik ni Mary Rose yung dalawang ring kay Melvin para patas ba. Tapos sinabi ni Mary Rose na lagi ka nilang sumusunod sa mother mo, lagi ka nilang sa sunod sa nanay mo, parang mama's boy o lagi nagtatago sa palda ng nanay mo. So yun si Raffy Tulfo, parang naano din. So from the part 3, nagkasundo sila, nagpunta sa barangay, nagkaroon ng kasunduan, sulatan na balik yung pera at yung ring. So yun guys, ang aking reaction video. Thank you very much. So ang ano ko lang doon, opinion niya, huwag tayo masyadong magbigay ng 100% ng pamamahal sa loved ones kasi mahirap tayong maka-move on, minsan magkakaroon ng depression kasi sa sobrang pagmamahal hindi natin ma-accept na yung mahal natin ay i-give up tayo. So yun lang po. Thank you very much. Thank you very much for watching. And good vibes po. Thank you. Bye-bye. See you soon. Thank you. And subscribe for anyone po. Thank you. Bye-bye. God bless.